kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Napakalagang kilalanin natin ang kadakilaan ng Diyos. Maaari tayong maging miserable kahit na tayo ay sagana sa lahat ng bagay kung hindi tayo namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pwede tayong magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa ating puso't isipan kahit marami tayong pangangailangan kung buong puso na natin isinuko ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Pilipos Kabanatang 4, Talatang 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Magagawa nating umiti, maging masaya at maging positibo kahit sa kalagitnaan ng mga problema at kaguluhang nangyayari sa ating paligid dahil tayo'y naniniwalang may Diyos na gumagabay at nagmamahal sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay maging masaya. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gusto nating maranasan ang matagumpay na pananampalataya. At para maranasan natin ito, kailangan nating kilalanin kung gaano kadakila ang ating Diyos. Ang sentro ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa mundo. Siya ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang sabi sa Mateo Kabanata 17, Talatang 20, tandaan ninyo kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka ron, ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Siya ang Diyos na kayang ilipat ang mga bundok sa ating buhay. Ang maliit nating pananampalataya sa napakalaki at dakilang Diyos ay makagagawa ng mga imposibleng bagay sa ating paningin. Sapagkat walang bagay na imposible sa Diyos, dahil sa Diyos ang lahat ay posible. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Dahil sa pananampalatayang meron si Habakuk, makikita natin na kahit na napakagulo sa kanyang paligid, kinilala niya ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumuno ng ulibo at walang anis sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak ang aking mahakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabuntukan. Sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda sa mundo, anuman ang naghihintay sa atin sa taong 2021, tandaan natin na mayroon tayong dakilang Diyos na nagpapala sa atin ng masagana. Gumagawa ng himala, nagpapalaya at nagpapanumbalik sa atin, nagpapagaling maging ng pinakamalalang karamdaman at bumubuo ng mga nasirang relasyon. Mayroon tayong napakadakilang Diyos na tunay at totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin ng lubos. Mayroon tayong mabuting Diyos na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian.